Yan, isang magandang araw ulit sa iyo mga idol. Welcome back again dito sa ating channel, Aljan TV. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel at hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. Pakahit na rin po yung notification bell para ma-update kayo lagi sa mga video na ating pinipost. Kagaya po dito. For today's vlog, meron lang po akong ipapakita sa inyo na mga madalas na tinatanong sa One Health Pass. Kasi nag-post na tayo ng tutorial nakaraan, or marami na tayong mga ginagawang tutorial pero meron pa rin talaga tayong mga nakaligtaan, which is maganda rin kasi nagko-comment sila sa ating video. On that video, on that comment particularly, nalalaman natin kung ano ba talaga yung kailangan pang malaman ng ating mga kababayan. So meron akong hinanda sa inyo na madalas na tinatanong sa pagparehistro ng One Health Pass. So ito po, panoorin nyo ito. Sinasagot ko na lang to sa video kasi pagka isa-isahin ko doon, marami po talaga, para at least yung iba naman alam na rin kung ano yung isasagot, kasi alam ko halos pare-parehas lang din po yung inyong mga tanong. So ito guys yung video na ito, at ito yung mga madalas na tinatanong nyo sa One Health Pass. Okay, so yun na nga, no? Wala namang nagbago, ganun pa rin. onehealthpass.com.ph pa rin kayo pupunta. Tapos pagdating nyo nga po dyan, pwede kayong pumunta dito sa itong paalala, ganun pa rin. Okay nyo lang. Tapos the same pa rin yung gagawin nyo, register pa rin kayo. Okay, tapos ayan, kailangan nyo tapusin yung video na yan kasi yung video hindi naman yan man-next po kung hindi nyo tinapos na panoorin yung video na yan. Okay, so pagtapos na yan, mag-next po tayo. The same ang gagawin nyo mga kabayan. So ganito po yan. Okay, so mga kabayan, so ito yung madalas na tinatanong sa pagparehistro po na One Health Pass. So isa-isahin po natin yan. Again, pag andun na tayo sa One Health Pass, ang maaari natin gawin, di ba, skip lang po natin yan. Okay, skip and next lang po natin yan. Tapos merong paalala dyan, okay nyo lang po yan. Tapos meron pa alala ulit, i-done and close nyo lang po. Tapos ito na. Ito na yung pinakaunang tanong nyo po mga kabayan. May kita nyo dyan sa tanong nyo dito sa baba. Ang sabi po dyan, ilan or anong oras ba dapat magparehistro sa One Health Pass? Okay, lagi ko pong sinasabi sa mga kabayan, pag kayo po ay nagpaparehistro sa One Health Pass, kailangan po, kung ang flight nyo po is tomorrow, ngayon pa lang magparehistro na kayo, like 1 o'clock ng hapon, habang handa na ang inyong PCR test. Okay. So, yun po yun ang ano ha, madalas kasing tinatanong kung kailan ba dapat o anong oras ba dapat. Ang wala pong oras na dapat, ang ano ko lang po, before your flight. So, a day before your flight. Kasi mostly sa mga nagtatanong sa akin, yun na rin po yung ginawa ko sa kanila. Okay. So, kung ang flight nyo po is 18, like tomorrow, kailangan i-prepare nyo lahat yung mga kailangan nyo, passport, PCR test, vaccine certificate, mobile number sa Pilipinas, tapos yung inyong email address, tapos yung inyong ticket. Tapos mga 1 o'clock ng hapon, pwede na kayo magparehistro dito sa One Health Pass. Okay, tapos of course, ang gagawin nyo nga mga idol is ilagay nyo yung inyong date. Diba, kung tomorrow yung inyong flight, ang pinakauna po, departure po yan. Departure, ibig sabihin po anong oras kayo aalis. So, ilagay nyo po dito tomorrow yung flight. Ilagay nyo 18, tapos ang dating nyo din po is 18. So, ganun yung ang gagawin nyo. So, ayan, di ba? Makita nyo, ang mag-arrive ka sa Pilipinas is 18, tapos ang alis nyo po is 18 po. So, ganun lang po yon sa unang tanong natin. Okay, so next na tayo sa ating question number 2, connecting flight, anong airplane travel number ang ilalagay? Ito, madalas marami rin pong ito ay nasa second part na to ng ating video. So tapusin muna natin yung fill upan muna natin to, tapos diretso na tayo doon sa flight po ng sa flight details po ng One Health Pass. Okay guys, paalala po ha, ano po yan ha? Airport po tayo ha, ang paliparan po tayo. Nasa ticket nyo po yan, yung terminal, ilagay nyo po yan. Ang gagawin po natin is aircraft passenger, hindi po tayo flight crew. Tapos, Philippine passport holder. Pag kayo naman po ay non-Philippine passport holder, of course, ilagay nyo po yan. Kung non-OFW, the same, pero ang piliin nyo po is OFW. Land base po tayo. Okay.
Dito pala yun, yung land base, yan po yung tayo. Yung Sabis po is yung mga seaman. Ito naman po, ang kailangan ilagay dito is airport lagi. Hindi naman tayo sumakay sa barko, kundi sasakay po tayo ng aeroplano. Okay, malinaw po yan. Tapos, ito pa pala, yung have you been vaccinated? Yes. Ang ilagay nyo dito lagi po is national vaccine card. Okay. Tapos, country kung saan kayo binakunahan, for sure, ilagay nyo kung saan kayo binakunahan. Ganun pa rin po yan, ha? Para lang maka-next tayo doon sa next page ng One Health Pass. Yung profile, kagaya ng sinabi ko po, the same pa rin yung gagawin nyo kung ano yung nakalagay sa inyong passport. Yan pa rin po dapat ang inyong susundin. Tuloy-tuloy lang po yan. Ang tinatanong kasi dito madalas is yung flight number. Ito, passport number, local Philippine number, tapos yung ito, travel details. Di ba yung second question natin? Ano na ba yung second question natin dito is... Asa na ba yung second question natin dito? Ayan. Connecting flight, anong airplane travel number ang ilalagay? Okay, so ganito yun mga idol. Pag kayo ay connecting flight, di ba sa ticket nyo, meron pong Kuwait to Qatar, then Qatar to Philippines. Mostly po, ilagay nyo dyan is yung pangalawang ticket nyo. Yung connecting flight ticket nyo po ang ilagay nyo. Okay, pagka wala kayong connecting flight o wala kayong stopover, of course, iisa lang po yan, di ba? Dire-diretso po yan. So, pinaka-ticket nyo galing sa Kuwait or pinaka-first country na yung pinanggalingan. Pero pag may kayo ay connecting flight, ilagay nyo po yung pangalawang country kung saan kayo nag-stopover. Okay, so mostly ang nangyayari po dyan, halimbawa, Kuwait to Qatar, and then pagdating sa Qatar, ibang airplane po yun, Philippine Airlines, to Philippines na po yun. Ang ilagay nyo is yung Philippine Airlines. Kasi guys, pagka dito po kasi, pagka-select nyo po yan sa ano, ba? Galing kayong Kuwait, di ba? Galing tayo ng Kuwait. Tapos ang sinakyan nyo po is Qatar Airlines. Pipili kayo ng Qatar Airlines dito, di ba? Kasi galing kayong Kuwait. Kung kayo ay dire-diretso, so Qatar Airways po ang ilagay nyo. Okay, tapos kung wala kayong flight number dito, ang makikita nyo po mga kabayan. Okay, additional info po sa inyo mga kabayan. Ano? Kasi marami na nagtatanong, kung hindi daw nila makita ang kanilang airline name, ang ilagay nyo po is other airline. Okay, malinaw po yan. Kung wala kayong makita na airline name nyo po, kung hindi nyo makontak inyong mga travel agency, kung wala po dito sa listahan ng inyong airline name, ang ilagay nyo is other airline. Tapos yung flight number, mag-automatic na po yan sa... Take note, lahat po na may asterisk ay kailangan yung sagutan. So ito, pag ilagay nyo yung other airline, kung hindi nyo makita ang inyong airline, ilagay nyo po other airline, tapos yung select flight number, mag-automatic na po yan. Yan po yung isilik nyo. Okay. Ito po ay para sa mga walang connecting flight. Kung kayo ay may connecting flight, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, kung galing kayo sa may Kuwait, ilagay nyo siyempre yung Kuwait or depende po kung saan kayo galing country. Tapos ang second airline nyo po is sa Qatar na. Meron po doon, ilagay nyo Philippine Airlines mostly pag nasa Qatar ang connecting flight or stopover niya. Tapos ilagay nyo yung flight number. Okay, make sure lang po na yung flight number is tama po doon sa inyong ticket. Okay, kasi yan po yung information na kailangan nyo ilagay dito. So, yan po yung mga idol ha. Flight number, ilagay nyo po yan dyan. Pipili po kayo ng flight number. Okay, so yun po yun. Malinaw mga idol. Ito, other specify flight number. Wala na silang asterisk, so hindi mo na po kailangan niyang lagyan. Okay, tapos ilagay nyo po dito mga idol. Set number, wala namang asterisk. Pwede nyo lang i-blank na lang po siya. Okay, so malinaw na po yun para sa ating second question nyo po or pangalawang katanungan. Basta pag kayo ay connecting flight, lagi nyong ilagay is yung pangalawang airplane na inyong sasakyan. Kagaya ng sinabi ko po, from Kuwait to Qatar, then Qatar to Philippines. Ang ilagay nyo is yung Qatar airline name at saka flight number. Okay, malinaw po yun mga idol. Ito, lagi rin itong tinatanong sa comment. Magkaiba ang civil status sa passport. Guys, wala pong problema yung civil status. Kung magkaiba po yung inyong civil status sa inyong passport, ang ilagay nyo po is kung kayo ay married na tapos sa inyong passport is single pa, ilagay nyo po kung ano yung nasa inyong passport.
Okay, so i-copy nyo po kung ano yung nasa inyong passport, mga kabayan. Napaka-simple lang po yan. Ilagay nyo po ang inyong, kung ano yung nakasulat sa inyong passport. Kasi doon din po sila nagbe-base para po sa magtatanong. Iba ang nakalagay na airplane at travel number pero may barcode. Okay, meron kasing madalas na ganito nagtatanong, nagkamali siya ng lagay ng kanyang airplane at saka yung travel number kasi may selection naman doon, di ba? Anyone pwede naman mag-select pero nagkamali siya ng lagay ng kanyang airplane number at saka yung kanyang travel number at airplane tapos ang travel number pero nakakuha na siya ng barcode. Try nyo pong i-edit yan pagdating doon sa may health declaration bago kayo mag-submit sa health declaration. Try nyo pong i-edit kung ma-edit nyo yan. Pagka hindi naman, i-keep nyo na lang po yan. Wala naman sigurong issue dyan. So far, wala namang nag-ano sa akin na nagkaroon sila ng issue dyan. So, yun po yun ha, mga kabayan. Okay, ito rin. Madalas na tinatanong to. Philippine number ba dapat landline o mobile number? Mga kabayan, ang Philippine number ang kailangan nyong ilagay is yung mobile number. Okay, mobile number po ang kailangan nyong ilagay. Hindi po yung landline number. So, mobile number po ang kailangan nyong ilagay. Okay, so andito yan, yata yan sa taas. Pakita natin yung Philippine number na yan. Saan na ba yun yung Philippine number? Kailangan nyo pong ilagay dito is ayan, local Philippine number. Ang ilagay nyo po is yung mobile number. Again, kung wala kayong mobile number, pwede nyo pong hingin yung mobile number ng inyong mga magulang. Imposible pong wala silang or mga kamag-anak sa Pilipinas. Imposible po na wala silang mobile number. Meron po yan for sure. So, ilagay nyo po yan dan, mga kabayan. Again, yan po yung madalas na tinatanong sa atin. Okay, so sana ba tayo sa ating queries ng ating mga kabayan? Next tayo. Kailangan ba i-print or i-screenshot na lang? Okay, dalawa po yung an option nyo. Pwede niyo siyang i-print, pwede niyo siyang i-screenshot. Pero para sa akin, kung ako ay uwi, kung meron man akong printer, ipiprint ko po siya. Pero pag ando naman kayo sa One Health Pass, ilalagay nyo lang po ang inyong apelyido tapos yung inyong yung number automatic po makikita nyo na kaagad yung inyong barcode or di kaya yung QR code. So depende po yan sa inyo, nasa inyo yan. Pwede nyo siyang i-print, pwede nyo po siyang i-screenshot as long as merong kayong kopya ng inyong One Health Pass barcode or ang inyong One Health Pass QR code. Okay, ito rin. Next tayo, kahit ba mag-for good or hindi na makabalik, hindi na babalik, gagawa pa din po ba ng One Health Pass? Of course, kabayan, kasi ang One Health Pass is requirements po yan sa Pilipinas. Kahit ikaw ay mag-for good na or hindi na ikaw babalik, kailangan nyo pa rin gumawa ng One Health Pass kasi yan po yung nire-request sa airport. Hindi po kayo papasakayin sa airport kung wala po kayong One Health Pass. So, kailangan po ng One Health Pass. Okay, next tayo. Meron pa tayong ginawa. Paano kung walang middle name? Hindi ko lang alam bakit may mga nagtanong nito, no? Meron pala talagang ganun, no? Na walang middle name. Hindi ko rin talaga alam na meron pala talagang tao na walang middle name. Hindi ko alam kung nagbibiro lang siya, pero just in case, totoo man to. So, ito po, kung wala kayong middle name, ang gagawin nyo lang, lagyan nyo lang po siya ng NA. Okay, sana ba tayo? Middle name. Ilagay nyo lang po dito is NA. Okay, not available or not applicable po yan kasi kailangan po yan eh. Meron tayong asterisk dyan eh. Lahat kasi ng asterisk is kailangan lagyan. So, ang ilagay nyo is NA. Yun po yun, malinaw. Ito, no need na to. No need na tong lagyan kasi wala namang asterisk yan. Okay? Ayan. Yan po, malinaw ha. Kung wala kayong middle name, ilagay na lang po dyan NA. As long as meron kayong sagot at hindi po siya mag-error at makapag-next kayo. Kasi pag ito ay empty at wala kayong sinagot, hindi po kayo makapag-next. Kasi kagaya ng sinabi ko, lahat po na may asterisk is kailangan nyo po siyang sagutan. Okay, so malinaw din po yan mga kabayan. Okay. Sa mga bata, ilang taon ang dapat gawa ng One Health Pass? Ayon sa nakausap kong travel agency, sabi niya 2 years and above
kailangan po meron ng One Health Pass yung mga bata. Okay? Considered na po sila kasi as passenger kasi meron na po silang ticket, di ba? So, yun ang sabi niya, 2 years and above, kailangan po ng bata na gawan ng One Health Pass. Okay, malinaw po yan. At saka, the same din, doon sa PCR, 2 years and above, kailangan na rin pong kuhanan ng PCR yung mga bata. Okay, so yun po, mga idol, ang madalas na tinatanong po sa ating mga kababayan. Sana po, nasagot ko na po lahat ng inyong mga tanong. Kung meron pa man din, try nyo mag-comment down below. Try po nating sagutin yan sa abot ng ating makakaya naman. Okay, basta yung first na ginawa kong video is makikita nyo po yan sa... Ilagay ko na rin yung link, yung ginawa ko sa kabayan, ilagay ko dito sa baba para nyo yung panoorin nyo. Para yung inyong panoorin or guide nyo para kung kayo ay uwi, dire-diretso na po ang inyong pag-fill up dito sa One Health Pass. Okay, mga kabayan. Okay, yun lang po siguro mga idol, no, para sa ating video po today. Pinagsama-sama ko na po talaga lahat ng inyong tanong para isang sagutan na lang po ang ating gagawin. Again, sa mga kabayan natin dyan na nahihirapan pa rin, meron po akong nilagay na video link doon sa kabayan na ginawa ko para sundan nyo po ulit. Tapos kung may mga tanong pa rin po kayo na hindi po natin na-discuss dito sa ating video, maaari kayo mag-comment down below. Sana po ay konti na lang yan. Try ko pong sagutin yan sa abot ng aking mga kakaya, okay? So I think yan na po para sa ating video for today. Short video lang po ito para sa inyo. Sana po ay nasagot ko na ang inyong mga tanong. Yung mga subscriber natin dyan, dito na lang po kayo manood para sa inyong mga katanungan doon sa ating first video. Sana po ay nasagot na natin yan. Again guys, sa mga uwi, have a safe trip po sa inyo lahat at sana po next nating update, lagi kong sinasabi, sana po totally mawala na itong One Health Pass para hindi na po kayo mahirapan. Wala na kayong iisipin na kailangan pagpaparehistro kung kayo ay uwi sa Pilipinas. Okay guys, so yun lang po para sa ating video for today. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Again, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. Pakit na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa mga videos na ating pinupost kagaya po nito. See you on my next video. Bye-bye. God bless.